Magandang gabi po. Madugo pa rin ang magdamag sa gitna ng gera kontra droga. Bukod sa mga napatay sa magkakahiwalay na by-bust operation, kabi-kabila rin ang mga summary execution. Kitang-kita pa sa CCTV ang lantarang pagtatapo ng isang bangkay sa isang kalye sa Maynila. Nakatutok si Von Aquino. Kita sa CCTV ang kuliglig na ito na mabilis na inihulog ang sako na may laman palang bangkay ng tao sa panulukan ng Taft Avenue at Pedro Hill Street sa Maynila. Pero bago maka-U-turn, ang kuliglig nasalpok ng taxi at nahulog pa ang isang sakay nito. Humabol pa ang sakay ng kuliglig na mabilis humarurot palis ng lugar. Ang bangkay sa sako ng isang lalaki, nakagapos ang mga kamay at nakatakip pa ng plastic ang mukha. May karatula nakasulat na talamak na user sa Lisiwag, Tularan. Kayo na susunod. Sa Diversion Road naman sa Binangon ng Rizal, natagpuan ng isang lalaking balot ng packaging tape ang mukha at nakatali ang kamay at paa sa likod. May lubid ding nakatali sa leeg nito. Patuloy ang investigasyon sa parehong kasong itinuturing ng mga biktima ng summary execution. Tatlo naman ang patay sa by-bust operation sa Pandakan, Maynila. Ang umano'y tulak na si Rodolfo Valdez alias Ompong at mga kasama niyang sina Ryan da Silva at Cesar Blanco. Nung arrestuin na namin, nagpaputok, napilitan kaming lumaban. Ang kinakasama ni Blanco, iginiit na nadamay lang siya sa operasyon. Pero nanindigan ng pulisya na sangkot sa kalakaran ng droga ang lahat ng napatay. Na-recover sa bahay ang mahigit 100,000 halaga ng shabu, 2 baril at 1 patalim. Dead on the spot din sa loob ng kanyang bahay sa Baseco compound ng isang lalaki na kinilala lang na alias Sunny, tulak daw ng droga. Nanlaban daw ito ng aarestuhin ng mga pulis sa ikinasang by-bust operation. Nakuha sa kanyang 1 baril at 1 sachet na hinihinalang shabu. 3 lalaki rin ang inimbitahan ng mga pulis matapos abutan sa lugar ng mangyari ang operasyon. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.